Mamis, nandiyan pala kayo. Ayan, sobrang stress talaga ng araw ngayon, no? Araw-araw na lang talaga nakaka-stress sa trabaho, dito sa bahay. Siyempre, ang daming gawain dito sa bahay. At dumagdag pa yung module kasi nag-i-start na mag-aral yung aking baby from kindergarten. Sobrang nakaka-stress sabay-sabay. And ang dami ko pang deadline sa aking trabaho, kaya nakaka-stress talaga. So, unang-una kong ginagawa sa umaga talaga is nagluluto na almusal namin. And haggard to the max talaga kasi yun yung time na papasok namin sa trabaho. Pero bago ako pumasok pa sa trabaho, tinutulungan ko si Dashi na mag-prepare sa kanyang online class. At kung minsan naman, tinuturuan ko siya sa kanyang modules. Kasi nag-start na si Dashi sa kanyang kindergarten. So, medyo mahirap para sa akin kasi nagtatrabaho ako sa isang company at sabay din yung aking pagiging influencer. At the same time, yung house chores and yung mga responsibilidad ko dito sa bahay. Sobrang nakaka-stress yun, guys. At sa sobrang dami ng duties and responsibilities ko, hindi ko na natututukan yung aking health. So, minsan kain lang ako ng kain o kung ano-ano, alam niyo yun. Kaya, madalas constipated ang mami nyo. Itong constipation na to, guys, nag-start to nung buntis ako. So, yung buntis kasi ako, guys, talagang hirap akong dumumi. Hanggang ngayon, guys, ganun pa rin ako constipated para na ako kumisan. Minsan, tatlong araw ako hindi nakakadumi. And masama yun, guys. So, hindi maganda yung ganun na ilang araw na hindi nakakadumi. Dapat at least once or twice ka dudumi sa isang araw. So, yun yung pinaka-healthy na pagdumi. At dahil nga ganun yung situation ng aking health, guys, dahil nga lagi akong constipated, naghanap ako ng remedy para sa aking sakit. Kasi nga ayoko ng ganung feeling na irritable palagi. So, mahirap yun yung parang laging merong parang nakabara sa puwet mo. Parang ba siya, pero hindi mo siya mailabas. Nahihirapan akong gumalaw at magtrabaho, lalo-lalo na pumapasok ako sa trabaho. So, nakakairita yung ganung feeling. At ayun nga, guys, meron ako nahanap na remedy para sa aking constipation. So, ito yung calcium sinuside Senocot. Ayan. So, itong Senocot is a natural laxative made from senna. And it's provide gentle relief with gentle flow movement in the colon. This works within 6 to 12 hours and is the most prescribed laxative tablet by the OB-GYN. So ito, guys, iniinom ko siya bago ako matulog kasi nagwo-work to sa katawan natin ng 6 to 12 hours. So kailangan mo lang mag-relax at matulog ng maaga para pagising mo maganda yung flow movement ng pagdumi mo. So pwede mo itong inumin 1 to 2 tablets per night. So, dalawang klase ang Senocot, pero ang pinagkaiba lang naman is yung kanyang size. So, ito guys is 8.77 milligrams. And ito namang isa is 17.54 milligrams. By the way, yung price nitong 8.77 milligrams is 14 pesos ang isa. Pero kung bibili ka ng 5 plus 1 tipid pack, 70 pesos lang. So yung 6 na piraso, 70 pesos. And then ito naman yung mas malaki, yung 17.55, 20 pesos ang isang tablet. And yung 5 plus 1 tipid pack is 90 pesos. So, diba? Super affordable lang. So, itong Senocot, available to sa all leading drugstore. So, itong Senocot, mare-recommend ko sa inyo talaga dahil natural yung ingredients na ginamit dito. At talagang makakatulong siya para maging maganda yung flow ng inyong pagdumi. Super effective nito, talagang recommended ko siya. Kung dati tatlong araw akong hindi nakakadumi, ngayon nakaka-number 2 na ako. So, madami tayong pinagdadaanan sa buhay, guys. And lahat ng problema natin, it would lead to stress. So, huwag na nating dagdagan because of constipation. Kapag nakakarandam ka na ng irritable pagdumi, uminom ka nitong calcium sinuside Senocot dahil ito ay gentle relief at talagang effective siya na magpaganda ng flow movement ng iyong dumi. So, yun lang mga mamis ang aking tips for today. Sana ay nakatulong ako sa inyo at sana na-enjoy nyo itong video na to. At kung oo, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe. Also, follow nyo rin ako sa social media accounts para mas maging close pa tayo. Thank you so much for watching and always remember, be your own kind of beautiful. So, see you on my next one. Bye!